Good morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marl Bev, and welcome to my channel. What's up, pool friends, and welcome to another episode of my video. For today's topic, we're going to be discussing yung maintenance ng ating mga tako. So in Facebook, I've encountered one question there na tinatanong ko paano I maintain ang tako o maglinis ng tako, ano pwedeng panlinis ng tako. But before I answer that, please make sure to subscribe and like this video if you find this video very helpful. So before I answer the question, siguro mas maganda kung tanungin muna natin kung bakit ba kinakailangan linisin, kinakailangan laging nasa kondisyon ng inyong mga tako. Okay, parang ano lang po yan, sundalo. So ang arsenal o ang weapon ng sundalo ay baril. So pag hindi kondisyon ang baril ng isang sundalo, at ito ay may bara, or walang bala, or kinakalawang, pag ito ay pinisil o kinalabit at sa harap ng kalaban, ito ay papalya. So ganun din po ang ating mga tako, ang ating mga sandata sa bilyar. So we just have to make sure that everything is well maintained and in proper condition. So yun po siguro yung mas magandang o proper na tanong doon. So ano bang kinakailangan natin? So mga kinakailangan natin for maintaining our cue stick or shaft specifically ay wax. So this, I ordered this from China. This is a wax mandon. So this is not sponsored. Nagkataon lang po ito yung ginagamit ko. And this is effective based on my personal opinion and experience. So next is, this is a flawless cue shaft cleaner. Okay, this is a liquid cleaner. Next is an alcohol. Okay, explain ko po kung bakit may alcohol pa. Ano ba to? 70% solution alcohol. Quick dry po kasi ang alcohol. And a 1,200 grit sandpaper. Okay, for occasional use. So, explain ko po kung bakit occasional use at hindi pinlaging ginagamit ng sandpaper. And of course, a dry tissue. Okay, let's start. Carbon fiber shafts. Okay po. This is a low maintenance. Kumbaga sa battery, ito po, ng kotse, ito po ay low maintenance. Okay, motolite, low maintenance siya. So, kahit alcohol lang and a tissue, good to. So, you just have that, lalagyan mo lang to ng alcohol, spray it with alcohol, then you wipe, then you'll be surprised that the residue ng mga tisa, makikita nyo kulay blue to green yung tisa nyo. So dito mapupunta yung residue ng tisa. So yun na po yun. Ganun lang kadaling i-maintain ang carbon fiber. Kadaling linisin. Now, for a wooden shaft. So iba-iba kasi, meron kasing solid one-piece shaft. Meron kasi mga splices. Like itong Predator 314, I think this is 10 splices na pinagtaklob na rin. So, medyo delicate po kasi, sensitive, hindi naman delicate, sensitive siya. So, what I do here is I apply first with the wax. But before, after using this, syempre, lilinisin mo muna siya nito, flawless. So, pag nilagyan mo siya ng flawless at kinanya mo siya, automatically, ang bilis, makikita mo agad yung mga residue ng tisa, nakadikit agad dito. So, it's very important that after every game, bago mo siya isuksok dito sa casing mo,
ay nalinis ko siya. Kasi para hindi kumapit ng mga pangmatagalan yung sa shaft, yung residue ng isa. Kung mapapansin nyo sa mga nakakalaban sa billiard, or you look into the other table, makikita nyo yung shaft nila, parang nangingitim na siya, ang dumi-dumi. Actually, yun yung residue ng pisa, kasama na yung mga lubag-lubag dyan, powder, etc. and so on. Ang ginagawa lang kasi nila sometimes is they cloth lang siya para dumilis. Pero nakabaon po doon yung mga lumi. Kaya pag ginamitan nyo siya nitong cleaner na to, kaya pag winipe nyo ng tissue, magugulat kayo, ang dami. So, ang dami siya. Okay? So, and after doing so, I apply with the wax. So, what's the purpose of the wax? This is like, yung may mga kotse po dyan. Napansin nyo, pag kayo madalas nagwa-wax ng kotse, ibang pintab. Tapos, pag umulan, nakita nyo parang hindi gumakapit yung tubig. Dumudulas lang siya, nabubutil-butil lang siya. Okay? So, anong kinalaman ng wax dito? Parang ganun din po yun. Na-wax for like 6 months or 1 year. At tubig lang ang pinangwa-wash mo. Protektado pa rin yung kotse. So, ganoon din po dito, lalo-lalo na sa mga splices na shaft. Pag nilagyan mo siya ng wax, usually ang ginagawa ko ay stay it for overnight. And then, tsaka ako binabuff. Yung buff kasi, yun yung pakikintabi mo siya. Ako babuff kinabukasan. Kaya pag nabuff na po siya, medyo dudulas na siya. Then, I apply again with another disc. Super dulas na siya. So, ang kagandahan po sa wax is hindi, kahit madumihan siya ng residue ng tisa, ako naman dumi dyan o dirt, hindi ganun ka yung kapit niya, hindi ganun kakapit dito sa shaft niyo. Kaya pag nilinis siya, madali lang siyang i-wipe. One stroke lang ganyan. Okay na siya. So, yun po yung purpose ng wax. Okay? Plus the fact na siya makikintab yung ferrule, tsaka yung palibot ng inyong tip. Okay? Ngayon, hey sir, paano naman kung wala akong pambili niyan ng wax o yung toles? Napakadali po. So, alcohol lang po at dry tissue, spray nyo lang. Kung wala, pwede na po ito. Okay? So, ang iniwasan na po na kasi natin is kung tubig ang wag po tubig kasi pag pumasok po yan o yung moist yan doon sa shaft nyo, naku po, it's a disaster. So, wag po tubig. Alcohol, madaling matuyo, 70% solution to. So, madali pong linisin. So, ano naman po ang purpose ng sandpaper? Okay. Ang purpose po ng sandpaper is, kung minsan may mga easy yung matitigas na residue, yung nanigas na, okay po, o kaya mapapansin nyo parang hindi na kaya, so nag-stack up na yung powder, halo-halo na yung dirt, yung dust, tsaka yung residue ng tisa mo, so parang hirap ng alisin, that's the time you do with the sandpaper. Pero very light lang, very light, tsaka ano lang, hindi matagal, so very light lang, ganyan lang, 1,200. At mapapansin nyo, pag tinanggal nyo yung na-sandpaper nyo ng konting-konti lang, pag hinago nyo, parang super kinis ulit. Okay? And then you do it after, siguro after 6 months ulit, o every 3 months, hindi palagi, hindi regular ang sandpaper. 1,200 po ah. Hindi po 1,000 grit, o 400, o 800, 1,000 po. Masisira po ang coating ng inyong shot. Kasi meron po itong special coating. Okay, so ang problema, pag na-expose ang inyong splices at papasukin siya ng moisture. So it's very important also, another thing is one of the essentials ay yung silica. Kaya po I have it in my casing, sa loob niyan may mga silica, inilalagay sa sapatos. So that it can absorb moisture. Kasi example, pumunta kayo sa kotse, di malamig. Tapos talabas kayo, mainit. Yung sudden change ng temperature can affect the quality or the performance ng inyong shaft or yung longevity ng inyong shaft. So, it's very important meron tayong silica. Okay? So, wala naman siguro ako nalimutan. So, just hit me in the comment if you like to say something and please don't forget to subscribe.
and like my video if you find it helpful and educational. So, kita kids next time, and thank you for watching. More power to all of us.